Ma sì, c'è la voce. 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 Ang traffic ay napopo. Diyos ko, day. Ito, matinding kahihiyan eh, no? Okay na yung... okay na yung hindi ka na nanalo ng medalya eh. Ay napopo. Bawa yung ginawa ng kalis. Ay, gilas pala, sorry. Galis. Ano ko yan? Yung performance ng gilas. Ito, matinding kahihiyan eh, no? Performance okay ng Gilas Pilipinas sa FIBA okay World Cup, hindi diba? Ka na nanalo ng medalya ay nakakuha ng rango Gilas pala. Foot rank. Doormat rank. Yung performance ng kopya ng matinding kahihiyan. Performance ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa pagkatayo World Cup, hindi na nanalo ng medalya ay nakakuha ng rango Gilas pala. Foot rank. Yung doormat rank. Tayo ang performance ng kopya ng matinding kahihiyan. Hindi na nanalo ng Gilas ng FIBA World Cup. Sa pagkatayo ng World Cup, hindi na nanalo ng medalya ay nakakuha ng standing rank ng Sutran. Yung doormat rank. Tayo ang performance ng kopya ng matinding kahihiyan. Hindi na nanalo ng Gilas ng FIBA World Cup. Sa pagkatayo ng World Cup, hindi na nanalo ng medalya ay nakakuha ng standing rank ng laruan ng Sutra. Yung doormat rank ng laruan ng performance ng kopya ng matinding kahihiyan. Patapos. Hindi na nanalo ng Gilas ng FIBA World Cup. Sa pagkatayo ng World Cup, hindi na nanalo ng medalya ay nakakuha ng standing rank ng laruan ng Sutra. Naman tayo ng doormat rank ng laruan ng performance ng kopya ng matinding kahihiyan. Patapos. Tapos na nanalo ng Gilas ng FIBA World Cup. Sa pagkatayo ng World Cup, hindi na nanalo ng bangga sa pagiging nakakuha ng performance ng kopya ng matinding kahihiyan. Naman tayo ng doormat rank ng laruan ng Para 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 para
Hindi na ba malalakasan tong monitor ni Kuya Aga? Itong kanyang... Malinaw, Kuya, malinaw. Malinaw ba sa monitor mo? Yes, malinaw na malinaw. Okay, okay. Go ahead. Okay, ito pa kailan po sa'yo. Hmm. Ano yun? Ano yun? Laban bawi. Okay, ano yun, Kuya Aga? Ito lang, laban bawi, di ba uso na yun yan? Hmm. O di ba, inilagay sila ni Refredo, tapos binawi. Tapos yun, isang-isang din yan, malamang mapawi rin yan. Ang sabi ni Salvador Panelo na ha? Nagalit na raw sabi ni Salvador Panelo no, nagalit na ang presidente dito sa kapalpakan na pinagagawa ng Fisgok. Ito kasing Fisgok, eh, isang private organization, no? Na in charge sa organizing the games. Kung ginawa umano nila lahat ng kailangan gawin, eh, hindi tayo aabot sa pagpapalpak-palpak na yan. Kaya di umano ay nagagalit si Presidente. Sabi ni Salvador Panelo sa pagkaka-interview niya sa nang siya i-interviewin sa radyo, no? Eh, sino ba naman ang di magagalit? Di ba? Ah. Eh, Kuya, siya din dapat ang sisi sa sarili niya eh. Bakit? Sige, ito? Oo. Kaya nag-isi talaga yung taong mga hindi naman kung pwede talagang umarap sa mga tungkuling ng matino eh. O, di ba? O, di ba? Di ba? Di ba? Paborito ko talaga. Ano yung paborito mo, Dipulyok. Oo. Anong balita dyan sa Dipulyok WH? Aba, eh, kagaya dito sa Mayapya pa, sa Mayapya po ya. Mula dito sa Kabantuan. Oo. Kasada, kagat-agat sa may kami pinagpanaan ngayon, kumakagat
gagawin ka? Oo. Diyos ko, maaawa ka sa mga sandal nila rin ngayon. Oo. Maaawa ka sa mga bahay na katitino, nagaganda. Oo. Nagiging pa, para na magtagyan ng training. Oo. Oo. Eh, samantalang napakarapat ang malasada, eh, wala naman tatagawin ng drakento sa drainage. At ang tingin ko, ya, wala namang pupunta yung tubig. Eh, doon lang din mapunta yung tubig. Kaya yung nagbabaha natin, hindi pa lamang ngayon magbaha dahil maggagaling sa drainage yung tubig na yun. Tapos, pangalawa, yung mga malalaking punong akasya na dinim sa pagpilalakbay, na pang-absorb sana, sa mga gitong bugang na kalbong tayo sa mga sakyan, abay, wala na. Kaya ngayon, lahat ang magkakasya natin malamang ngayon. May mga litrato ka ba niyan o video ka ba niyan? Ha? Kaya kuya, kukuna ko para kung kasi paipakita ko sa iyo. Oh, at kung maaari, kunan mo na ng pahayag yung Dipolyok WH. Ano masasabi nila? Bakit ganyan yung proyekto nila? Di ba? Kung may mai-interview kang opisyal ng DPWH para hingan natin ang opisyal na pahayag, bakit nila pinagpuputol yung mga puno? At bakit may kalsada silang wala namang matinong drainage system? Ha? At bakit yung matinong kalsada kailangan mong i-reblock? Ang tawag dyan eh, reblocking eh. Diba? Bakit yung mga hindi matitino ay ayaw gawin? Yung mga matitino ay ginagawa? At bakit yung tambak na mga panambak dyan sa Vergara Highway eh halos nasa gitna na mismo ng highway? At malapit ka ng madisgrasya kapag ka medyo tatanga-tanga ka sa pag-iwas. Ha? Diyos ko po, eh, ano ba pinagagawa nitong Dipolyok WH na to? Amay, kuya, talaga na magtataka ka. Alam mo siyang nakikita ko lang dyan. Mm. Kasi unang-una, ipag-aspato, mabilis ang pere. Ay, ay. Ito mo, sa isang gabi, ha? Sa ibig sabihin, kaya aga, may kumikita dyan, may kumikita. Ah. Kitang-kita mo, no? Kitang-kita mo na may kumikita. Oo, kuya. Pumunta ka ngayon. Ngayon may pumunta ka. Gawing mayapyap hanggang Valdefuente. Gawing mayapyap hanggang Valdefuente. Ginagawa yung kalsada. Eh di nagkanda traffic lalo. At sa Guntos Highway na yan, pumunta ka. Naku po, wag na po. No? Alam mong minsan eh, nagre-reblocking sila dyan sa gawin ng San Leonardo. Abi maniwala ka, yung dating oras na kinukuha kong 2 oras, ha? Mula sa aking pagbibiyahe, eh inabot ako ng 6 na oras. Sa kalsada. Muntik na nga ako magsaing. Ako ay kung may kaldero, magsasaing ako sa gilid ng kalsada eh. Oh. Dahil diyan sa traffic na sa pangyayari diyan sa reblocking na 'yan. Maniwala ka. Bakit nga ba kasi ang proseso talaga nila? Siguro, excuse me po. The way I understand it, maglalagay muna sila ng sesementohin nila yung kalsada tapos papatungan nila ng asfalto. Ganun, ano? Tama ba yon? Eh, hindi nga po yun. Yung iba, asfaltado na, ilang patong na papatungan po. Kaya ngayon lang. May asfalto na, papatungan uli ng asfalto. Yes, po. Di, wala ka mamagigit ng kakasong bitak ng asfalto eh. Papatungan na agad eh. Lalagyan na naman ng bagong asfalto. Kinalagyan ka sa kuya. Diyos ko po. Yang mayapyap Valdefuente. Pero kahit na hindi ka nagagawa dyan, eh, traffic na dyan, di ba? Ay, eh, ngayon nga lang eh, sa gabi sila kuya nag-asfalto. Oh. Pero matigit sabi pala sa gabi kasi nga, alam mo sa dami ng stakyan. Tapos, oh. Pagka-araw ngayon, makikita mo, nadaan ako ngayon lang eh. Mm. Nagtambak yung mga equipment nila sa gilid. Sa gilid. Tutulog yung traffic, oo. Kasi diba, yung malalaki yung mga malalapat yun eh. Mm. So, sa halos-halos ba magamit yung kalsadang madaanan ng mga tao ng sasakyan, hindi na nagamit kasi nga nakahamba lang yung mga sasakyan nila. Yan ang sinasabi natin talaga naman. Ay, naku po. Diyos ko po. Ay, ano masasabi mo dito? Sabi ng PNP, no, maiba tayo ng konti dyan sa Dipolyok WH na yan. Pero kunan mo ng picture yan at interviewin mo yung mga tinamaan na magaling ng mga opisyal. Bigyan naman natin sila ng pagkakataon na i-air yung kanilang side dito sa DWNE Teleradio, lalo na dito sa Straight Talk. Baka sinasabi tayo may kinikilingan eh.
Di ba? Oy, sabi ng PNP, wala naman daw ginawang missteps. Ano ba Tagalog ng missteps? Maling hakbang. Hindi naman daw nagkamali ng mga hakbang si Vice President Robredo habang siya ang drug czar, no? Sabi ng PNP. Kasi nauna nang sinabi ni Salvador Panelo na kaya tinanggal si Vice President Lenny Robredo sapagkat siya ay nagkamali ng kanyang mga hakbang. Ay. Ha? Mukhang kinakalaman ng PNP si Atty. Panelo. Oo. Ha? Medyo may ibang dating to, ha? Siyempre, iba. Kasi kuya, sabi mo, PNP nagsasabi na walang maling hakbang na ginawa si Vice President Lenny. Oo. Ha? Tapos sabi ni Panelo, kaya tinanggal ni Pangulong Duterte dahil sa mga maling hakbang. So, ibig sabihin, eh, hindi magkasundo ang pananalita ni Panelo at ng PNP. Mm-hmm. Oy, ibang hangin yan, ha? May naaamoy ako. Oh, may naaamoy ka dyan. Yeah. Ha? Bakit magkaiba? Bakit magkaiba ang pahayag ng PNP sa pahayag ni Salvador Panelo? Yung tapos, spokesperson ng presidente, no? Okay, tapos sabi nga ng mga makaproling, eh. Hmm. Ito pa. Sinabi ni Aquino, si yung hepe ng PIDEA, no? Si General Aaron Aquino. Oh, si Aaron Aquino, no? Si General Aaron Aquino, matatandaan mo, ito yung mga lumalaban, ito yung mga nagbisto doon sa mga drug lord, di ba? Ay, sa mga ninja cops. Ito yung mga sinabi na si dating PNP head Oscar Albayalde ay nakinabang dito sa mga na-recycle na shabu na nahuli na sa Pampanga. Sabi niya, oh, ay ine-encourage ko si Vice President Robredo. Kasi sabi ni Lenny Robredo, ni Vice President, hindi po ako natatakot at ako po ay nakahanda na isiwalat sa publiko ang lahat ng aking nalalaman hinggil sa ginagawang war on drugs ng ating pamahalaan. Nako. Pinayagan ako yan na sa mga susunod na araw, meron siyang ibibisto, sabi niya eh. Oo, no? Na i-release niya sa publiko ang anumang nalalaman niya hinggil dito sa nagaganap na war on drugs, no? Kaya sinabi na ng PNP na una, hindi nagkamali si Vice President. Ito naman si General Aaron Aquino na hepe ng PIDEA, sabi niya, eh, ine-encourage ko ang Vice President na i-release niya sa publiko ang lahat ng kanyang natuklasan, no, sa tatlong linggo niyang pamumuno bilang drug czar, no? At ito, naniniwala ako, ani Aaron Aquino, na malaki ang maitutulong nito sa pagpapatuloy ng ating kampanya laban sa illegal na droga. Ayan. Ako, kuya, ganito yan. Ha? Oo. Huwag ka magtataka, ha? Hmm. Ha? Huwag ka magtataka kapag nasibak ni si Aquino. Huwag ka magtataka, kuya. Dalawang erdi kayo doon lang yan, eh. Hmm. Depende sa ibubulgar ni Lenny Robredo. O, depende yan. Hmm. Kapag ang mababangga ni Pastito, eh yung mas malakas kay Pangulo, aha, kay Pangulong Digong, oh, ay sinisiguro ko sa'yo, si Aaron Aquino, pupulutin siya ng kungan niya. Oo, nakita mo ba yung hearing, di ba? Yung hearing sa Senado, na umiyak to si General Aaron Aquino, umiyak. Sapagkat ang kanyang pamilya di umano ay napinagbabantaan na. Ha? Nako, kaya alam mo, medyo exciting tong mga pangyayari na to, ha? Sapagkat lumalabas na may ilang segment na kasali dito sa war on drugs. Itong mga PIDEA, for example, and PNP, no? Mga active roles to, no? May mga active roles na ginagampanan dito sa kampanya laban sa illegal na droga. Eh, medyo mapupuna muna ang mga pananalita nila ay kumikiling dito kay Vice President Lenny Robredo, samantalang ang Malacanang ay gigil na gigil, di ba? Gigil na gigil, no?
Gigil na gigil dito kay Lenny Robredo at sinabing dahil nga sa kanyang mga maling hakbang, kaya siya ay sinibak. Eh kuya, kayo din nakikita kuya, isa pa. Nagkakaroon ng faction sa PNP pagka ganun. Dahil maaari nga... Bukunti ko nang maibugay yung kape ko. Maaari nga yung mga Oscar Albayalde. Oo. Oh. Eh maaari nga yun yung mga kabangga nila Air Nakino na ibubunyag ni Vice Lenny, gano'n niya. Posibleng gano'n, di ba? Posible. Ha? Kaya pag- so magkakaalam-alam tayo dito sa mga susunod na araw, no? Aantabayanan natin itong mga sasabihin ni Vice President Lenny Robredo. Buti na lang di na tayo nagtotokhang dito sa... Buti na lang ipinagbawal na natin ang balitang tokhang, ha? Dito sa DWNA Teleradio. Sapagkat pag may nagbalita ng tokhang dito, totokhangin ko. Joke lang, joke. Baka katikim sila tokhang ni Kuya Chera. Alam mo kung kuya, no? Ako marami ang kaibigan ng pulis. Oo. Mula si Pidi, kaibigan natin, no? Oo. Pero baka ako nakakarinig ng mga nakakadismay ang balita tungkol sa pulis. Alam mo, kung isang parang iniisip ko, pagka yung kaibigan ko halimbawa ay kabilang din doon, eh, ba'y susumpa ako eh. Oo. Siyempre mo nga halos ang pagtingin ng pulis ngayon sa mga mamamayan o ng mamamayan sa pulis. Eh alam mo, sa sampung tatanungin mo ati ay Kuya Gerard, maparad yung may taglo doon na natutuwa. Na natutuwa, oo. Oh, no? Masyado nang nabasa. Eh, ano kaya pananaw nila doon sa mga sa PMA? Hmm? Kuya, ganyan ka pa ba? Hindi tayo malakas sa globe eh, kaya nawala si Kuya Aga. Ano to, lobat ba to? Siyawang igme. Ayan. Teka, ayan na. Andiyan ka pa ba? Ayan na, Kuya. Oh, ayan. Medyo natapat ako sa humina signal, Kuya. Natapat ako. Hmm. So sinasabi mo ang mga tao unti-unting nawawalan ng tiwala sa pulis. Sabi ko sa iyo, pag may tinanong ko sa buong katawan ngayon, Paparin yung tatlo na sasagot na natutuwa pa sila sa pulis. O kung may tatlong natutuwa sa sampung tatanungin, kung may tatlong natutuwa, swerte na 'yon. Ano, napakababa naman ng evaluation mo talaga to si Kuya Aga. Ha? Hindi ba ano yun? Hindi ba mataas yun? Mataas pa ba yun? Kasi nga eh. Swerte ng may dalawa. Oo. Hindi naman natin lang lahat yung mga kapatid natin pulis. Ano yung mga kaibigan natin pulis? May makaibigan nga tayo eh. At ito, dito nga sila naiinis. Ako, ang dami kong kaibigan pulis eh. Personal na mga kaibigan eh, no? At tinanong ko nga, no? Tinanong ko anong reaction nila at kumusta sa kapulisan dito kay ano. Eh, para daw, ano eh, halos wala na raw pumapansin, no? Dito kay Albayalde nung hindi pa siya nagre-resign. At talagang galit na galit sila. Sinasabi, eh, dapat na siyang lumayas sapagkat nababahiran nga ng hindi maganda yung buong imahe ng kapulisan. Sapagkat ganun nga yan, eh, yung the analogy of the bulok na kamatis, eh, di ba? Alam mo, kapag may bulok talaga, hindi maaring hindi mapansin. Eh. At madamay ang iba. Alam mo, palita mo, nakakuha na nga, what? Nakakuha kaya siya na binipisyo niya dahil, di ba? Ay, hindi pa. Hindi pa. Eh, wala pa naman siya kaso, ah. May kaso na. Di ba, sinampahan na ng kaso ng CIDG? Criminal case, no? At the moment na ikaw ay sampahan ng kaso, eh, pending ang lahat ng iyong benefits. But even more than that, kahit na wala yung benefits, sapagkat ikay sinampahan na ng kaso, unti-unti na magdurusa yung buong pamilya mong may ganong apelyido. Maniwala ka, yung mga Albayalde ngayon, baka hindi makatingin ng diretso sa mga kaibigan nila, eh, di ba? Yan ang sinasabi natin, eh. Alam mo, sa buhay natin, ah, sa buhay, sabi nga natin, dumihan mo ng lahat. No? Dumihan mo ng lahat. Huwag mo lang dudumihan ng pangalan mo sapagkat yun ang pinakamahirap linisin.
Ayaw, no? Kuya, tama ka niya. Generation upon generation. Hindi pa rin yan malilinis. Unless magpalit ka ng pangalan, ano? Lumihan mo na lahat ng pader katawan mo. Oo. Wag lang ang pangalan. Oo, oh, wag lang ang pangalan. Sapagkat mahirap linisin yan. Hindi agad-agad nalilinis ang pangalan. It will take a great sacrifice, katulad ng ginawa ni Reyes. Di ba? Nung dating hepe ng AFP at Secretary of Defense, si Reyes, si Angelo Reyes, di ba? Yun ang mga great sacrifices para malinis ang pangalan. Kailangan may magpakamatay. Di ba? Ang masakita, kuya, sabihin natin nagawa ni Albayaldi yun. Oh. Paano siya ay koronel pa, no? Mm. Eh, pero baka nga nagbago naman siya na maging general. Ang masakit nga lang, nung pirahin yung kanyang kamali yan, eh kung kailan yung paalis siya sa servisyo at kung kailan pa siya yung hepe ng Philippine National Police. Oh. Kasi mahirap naman sabihin, kuya, aga na nagbago eh. Mm. Sapagkat kung tunay kang nagbago, eh di sana sinibak mo sa tungkulin yung mga... Diba? Hindi nagbabago, nagtakip. Pinagtakban. In fact, sabi nga ng mga ibang opisyal, eh napromote pa nga yung mga ninja cups. Paano mo naman sasabihin na nagbago yan? Anyway, hanap nga muna natin yan. At bago tayo magtapos, ibabalita lang natin tong isang mahalagang balita, no? Na si Vice Governor Doc Anthony Umali ay ginawaran ng mataas na pagkilala ng National Commission on Indigenous Peoples at NEPO. O NEPO, NCIP NEPO. Ha, Nueva Ecija Provincial Office. Kasi may PNP NEPO, may NCIE NEPO. Ah, okay. So ginawaran ng National Commission on Indigenous Peoples Nueva Ecija Provincial Office ng katibayan ng mataas na pagkilala. Si Vice Gobernador Doc Anthony Umali bilang bahagi ng kanyang natatanging ambag sa patuloy na pagpapaunlad ng indigenous cultural communities at indigenous peoples sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa kanyang mensahe, sa kanyang tanggapan, siniguro ni Doc Umali na ipapasa nila at ng buong sangguniang panlalawigan ang isang ordinansa na i-adapt taon-taon tuwing 29 ng Nobyembre ang Padit Subkal Festival at Indigenous People's Day Celebration sa ating lalawigan. Maganda yan. Kamakailan, nakatanggap din ng plaque ng katibayan ng pagkilala ang lahat ng miyembro ng Indigenous Multi-Stakeholder Partnership, IMPART. Okay, kasali tayo dito eh. Ang mga ahensya at individual na nagawara ng pagkilala ay ang Central Luzon State University, Nueva Ecija University of Science and Technology, Center of Indigenous Peoples Education, Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Technical and Skills Education Development Agency o TESDA, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Nueva Ecija Provincial Police Office, 7th Infantry, Kaugnay Division, Philippine Army Information Agency, DWN Itale Radio, at ang Nueva Ecija. Oh, palakpakan naman dyan siya kung ikme. At ang Nueva Ecija Provincial Government. Ayan. Kasali tayo dyan eh. At ang ambag na... Ang ambag natin dito, exactly, ay yung programa ni Dato Jun, no? Araw-araw tungkol sa mga katutubo. Oo. Kasama tayo dun sa promotion. Kaya lang, parang... Puro tugtog ng ano yata nangyayaganap si Dato Jun. Parang hindi maka... Ano sa kanyang schedule. Bakit? Ha? Busy, kuya. Busy. Kasama rin sa ginawaran ng pagkilala si Nakaranglan Mayor Mary Abad at Nueva Ecija University of Science and Technology President Engineer Feliciana Jacoba. Binigyan din ng mataas ng plaque ng pagkilala si dating Governor Sarina Cherry D. Umali at ang kasalukuyang nakaupong gobernador na si Attorney Aurelio Oye Umali bilang pagkilala sa kanilang ambag na binigay sa suporta sa mga katutubo ng lalawigan. Ayan. Lahat na lang ng sektor ng lipunan, talagang may malasakit yung mag-asawa, no? Correct. At, oy, napag-uusapan din lang natin yan, ha? Ngayong darating na Sabado, ha? Kami aakyat sa bundok. Kasama si Maureen at si Marlon at si DJ Nice. Alam ko yan. Ha? Alam ko yan.
Kung saan kayo pupunta? Saan? Sa bundok ni Bukibuk. At isa sa dokumento natin, yung buhay ng mga katutubong kapatid natin, katutubong dumagat, kasama ang hepe ng PSWDO, si Ma'am Elvie Ronquillo. No? Kaya ito yung matagal nang inuutos ni Gov, nagawa natin ng storya, yung kabuuan ng buhay ng mga kapatid natin dumagat dyan sa Mount Mabaldog. Huwag sanang mabaldog ang aming mga ulo, habang kami umakit dyan. Ha? Kaya hindi mabaldog. Ang ah, paldog ba? Baltog. Ay, sige na nga. Tagpaalam na tayo, Kuya Aga. Sige, sige, Kuya. Ako pa rin ang iyong kasama, si Aga Lisangan, si Aga na Pugi, si Aga na Pugi na po pwede pagutusan. Huwag niyo lamang uutangan para sa kinukulinita ni Radyo ang inyong kakampi. Alright, maraming salamat, Kuya Aga the Pogi, Boss Aga. Ayan, pwedeng-pwede nyo po yung pag-utusan. Huwag nyo lang uutangan. Nagpapasalamat tayo sa mga nakasama natin ngayon dito sa studio. Wala pa rin po ang ating co-pilot sapagkat kinasal lang po siya kahapon. Congratulations, Ate Ella Lucas Castañeda. Ayan. Yung mga nakasama natin, ina po ni Xiao Igme, si Sir Efren Sibayan. Of course, si Maui Jack Taylor Castañeda. Si Sir Duan, nakita na natin dyan. At si Kuya Romy. Si Derek Dennis Abierbay, nandyan na. Andun na si Derek Dennis. At of course, si Ate Mila, kasama natin dito. Sa ngalan po ni Agatha Pogi at ni Ate Menchi Matias, sa pamatugot ng ating minamahal na station manager, Sir Anthony D. Guzman, at program director, Sir Nonoy Gobrin. Ito po si Kuya Gerald at ito po ang Straight Talk. Diretsahang usapan lang dito sa DWN Teleradio.